Philippines grapples with its worst food crisis in years. Many farmers in its Greater Rice cultivation are abandoning farming for more lucrative trades. Talaga mang mapundo ka magtanong, maray pa, mag-propose ka na sana sa foreigner, tapos dangan, mag-ingrit ka, duha ka ng kwarta. Bakit niyo po piniling iwan ang lupang sinasak? Kaysa sige mong tanong na tanong, pulog lamang ang salawas, tapos ang kita mo, kabangasan na. Instead of cultivating his own rice on a small patch of land he inherited, he uses the payment he receives from tourists to buy cheap rice distributed by the government to poor communities. Di man talaga kami makakadepende ta sa dit man sanang samong tanuman, di man makakatabang maray sa samuyang pamumuhay. Dangan, kururang naman talaga kaming marhay. Daimin naman kakayanon magparatarok. Mahukulog na baga ang mga tuhod. Dangan baywang namon. Wala po bang ibang pwedeng magmana ng lupa nyo? Halimbawa, yung mga kabataan dito sa lugar nyo. Dawa, sabi yung tang may mga kabataan sa samuyang lugar. Siyempre, mas gugustuhon man giraray ninda na makapagtapos asin makabuwa sin maray na trabaho na alang kawasun ko. Dangan, wala naman talaga sa isip nindang maging paratarok. Minasabi bagang, paratarok na nga ni si ama ko, matarok man ako. Rice prices in the Philippines have soared in recent months in response to global surge. But farmers say they have not benefited. At a rice sources, the productivity is low and cultivation has to be done by hand. There's little incentive to stay. Yung local supplies ho kasi talaga hindi naman nagiging sapat para sa mga nakatira dito. Kasi isang beses lang sa isang taon ang ani dito. Hindi katulad sa baba na tatlong beses sa isang taon ang ani. Kaya malaki kita nila. Yung terraces namin, nagpo-produce lang ng 2.5 tons po kada hektarya. Habang dun sa baba ng bundok, 3.8 to 4.2 ata yung kita na ani nila. Kabaha man lang ang kan problema digde. Ilingas ang mga terraces, karalbo na ta pinabrayaan. So iba, di na tagsarakahan. Iba man ang tataraman kan iba. Nakakalungkot din talaga ang mga kabataan sa amin ngayon. Siyempre, nataas ang pangarap. Pag nakapagtapos na sa pag-aaral, karamihan nag-uopisina o kaya nag-a-abroad. Karamihan nga na nga school graduate dito sa amin, di na marunong sa pagsasaka. Karamihan, di na nga marunong tumapak sa palayan. Matanglay man talaga kayang magtrabaho ang magtarok, lalo na manual gabos. Dahil nga kaming mga gamit asin damulab na makakatabang, gabos gamot asin likod ang kukunan sa pagtanong. Pwede nga ni mga kaakian na ini, harabo na magkarapot dugi, muya na magtrabaho sa hotel. Basta sa sentro, harabo na magtrabaho sa bulod. Kailangan talaga yung government intervention para maisalba yung terraces. Siyempre, hindi lang para sa turismo, para na rin sa livelihood ng mga magsasaka namin dito. It's an heirloom rice. Kahit na hindi sapat yung supply na sinasaka para sa mga sarili natin, eh kahit yung goal na lang natin na maipreserve yung ancient identity at culture, siyempre, kailangan natin ng tulong mula sa younger generations na pwede at kaya pang sakayin ang ikta-iktaryang lupa dito. Sayang kasi, sayang talaga. Bakit? Gusto ba natin na lahat ng to eh will just be remembered in old postcards and snapshots? Siyempre, hindi, di ba? The government is promoting ecotourism tours and is asking for expert help to improve productivity.